car was parked near Simeon's farmhouse. Agad niyang nagustuhan ang lugar. Nasa gitna ng 10 hektaryang lupaing nasa paanan ng bundok ang lagabi na yun. Halos 1 oras silang bumiyahe sa baku-baku kalsada. Ayon sa binata, tulad ng lumang bahay, ay pamana rin iyon sa kanya ng kanyang mga magulang. American-inspired and log cabin, Wild West touch, with a cowboy paraphernalia displayed in every corner. May mga cacti pa sa garden pots na may Aztec designs. Sa kabuuan ay masculine atmosphere sa ranch house na ito. I designed it myself. Anito na makapasok silang dalawa roon. Nagtatampisaw ang mga pamangkin niya sa batis na di kalayuan. Binabantayan ang mga ito ni Yaya Magda na kadarating lang mula sa Bicol. The old woman was in her mid-60s. Na makita sila nito ay ganoon na lamang ang tuwa sa kanila. Halatang sabi ito sa presensya ng ibang tao. She was very fond of Green and Austin. Tila ganoon din ang damdamin ng mga pamangkin niya kasi nga hindi nila naranasan ang magkaroon ng grandparents. Parehong ulila sa mga magulang sila Kuya Manny at Ate Elisa na magkatuluya silang dalawa. This is beautiful, Simeon. Bakit hindi ito ang gawin mong workshop? Mas tahimik at conducive dito, di ba? Pero masanay ako sa lumang bahay. It's home. I never live anywhere else. Buong buhay ko ay doon lamang ako nakatira. Kahit nung mag-aral ako sa UP, sa bahay na yun pa rin ako tumutuloy. Kahit may mga iniwang paupang apartment sa Quezon City ang parents ko. I'm a recluse artist. Contento na ako sa paggawa ng portraits. I also do still life. Pretty boring, you might say. Definitely not! Umiling siya. What I wouldn't give to trade places with you. Parang ang sarap ng buhay mo. Walang ka-pressure-pressure. You might say so. He shrugged. People come to me for their portraits. Kahit paano, nakapag-establish na rin ako ng maliit na pangalan sa Philippine art world. Thanks to my friend's influence. I guess I never done any exhibit at all. I don't know. I think my works are pretty dull. Walang arrive. Really? Hindi yata siya makapaniwala sa sinabi nito. I'm no expert in art, but I'm not blind. Your works are so beautiful. Especially the one commissioned by Mr. Calvo. Nakangiting umiling siya. Here you go again. Palagi mo akong pinapa-conscious. My face may be beautiful, but pretty dull as you said. There's nothing so special about me. You're wrong. You are special. Numuti sa mga labi niya sa pagpipigil na mapangiti. Then she blushed. Paano kasi ay titig na titig ito sa mukha niya. Upang makaiwas ay nilapitan niya ang sculpture ng isang kabayo. She traced its outline using her little fingers. You may say that's dull too. Mahinang saad nito mula sa kanyang likuran. I tried putting my hands on sculpting too. That's the product. Really? She said, feeling a little bit disoriented because of his warm breath was almost touching her nape. You must be very good. This is beautiful. Muli ay pinaraan niya ang kanyang mga daliri sa kabayong gawa sa jeep. This must cost a fortune, Simeon. Well, to tell you the truth, marami nag-o-offer na bibili niyan. I couldn't sell it. Why not? Kesa naman mawala to sa farmhouse, diba? This place is secured. Napapalibutan ang mataas na bakod ang buong 10 hektaryang lupain. Ang mga trabahador ng farm dito ay may kanya-kanyang bahay malapit sa bawat bakod. They fend off poachers and trespassers. Nakita mo naman ang mga ilang kabahayan na nadaanan natin bago makarating dito, diba? Napatango siya sa sinasabi ni Simeon. Bukas ay papakilala ko kayo kay Mangusting, ang right hand ko dito sa farm. Kumpare siya ng daddy ko dahil inaanak ni dad ang panganay niya. Kapag wala ako, you can always run to him. Nakakaunawang tumango siya. Of course.
Simeon would leave them there. Alangan na mabantayan sila nito ng 24 oras at 7 araw sa isang linggo. May trabaho ito na kailangan niyang asikasuhin. Like I've said, this place is pretty safe. Lahat na nakatira sa paligid, lahat sila kasangga. Walang dapat ipangamba. Hindi sila magpapasok sa gate ng basta-basta. Tatapusin ko lang ang ilang pa mga portraits na proyekto ko. Then, I'll join you 3 years. It won't be necessary, Simeon. Hindi lamang kami magtatagal dito. Kailangan din namin bumalik agad or else talagang mapagbibintangan na nila ako na kidnapper ako. Do you have a lawyer? I can find one. Oh, don't bother. My family lawyer ang mga Altamirano. Si Attorney Sigidor, who happens to be my godfather. He was my dad's best friend. I hope you heard him. He's sort of famous. Carlito Sigidor? Of course! I heard of him. Who hasn't? Kailan lang ay may celebrated case siyang hinawakan na naipanalo niya. He's one of the top lawyers in the country. Siya ang kukunin mong abogado? Yeah. Pero... free of charge. Ako nang bahala sa kanya. Celebrated cases, eh madalas hawakan ni Ninong Charlie. I'm sure he'll be interested in yours. Mumiti ito. If I get lucky, baka sa'yo pa mapunta ang custody ng mga pamangkin mo. Napangiti na rin siya. Why not? After all, I'm their only family. Walang anak sa first wife ang bayaw ko. May kapatid siya pero patay na at yung iba na iwang pamilya nasa Amerika naman. The twins have never met them. I'm all they have. If you get lucky, he cried. If I get lucky, sang-ayon niya. Kailan ko makikita si Attorney Sigidor? Excited, RMP. Makikilala mo siya pagkatapos mo akong makilala ng lubusan. And he smiled playfully. Kinindatan pa niya si Erin. And when she blushed, he laughed boisterously. Pinagsabihan mo na ba si Gusting Sim? Baka naman pagdating natin sa bahay ay hindi pa nakahandaan tanghalian. Nakakaawa naman ang mga bata. Kanina pa nagre-reklamo sa gutom. Sabi ni Yaya Magda kay Simeon habang sakay sila sa Wrangler jeep ng binata. Okay na, Yaya. Nagpasabi na siya sa apo niya na hinihintay nila tayo doon. Alauna, imedyo na kasi. Masyado tayo na aliw sa paglalangoy kaya hindi natin namalayan ang oras. Hindi kalayuan mula sa ranch house ang bahay na kanilang pinuntahan. Nang ihinto ni Simeon, ang Wrangler jeep ay sumalubong agad sa kanya ang matandang lalaki at babae na ipinakilala ni Simeon kay Erin bilang sina Mangusting at Aling Charing. Mag-asawa raw ang mga ito. Kapisa daw ng mga ito ang binatilong apo na nagngangalang Yoyoy. Tinolang dumalagang manok ang inihanda sa kanila ni Aling Charing at Mangusting. Pritong manok naman para sa kanyang mga pamangkin. Maghanas silang kumain dahil bukod sa tunay na masasarap ang mga pagkaing nakahain ay gutom na talaga sila. Halos nasimot na nilang ulam at kanin pagkatapos nilang kumain. Magpababa muna kayo na kinain sa taas, Sim. Isama mo mga bisita mo. Sabi ni Aling Charing pagkatapos nilang kumain. Kami naman ni Magda ay maghuhuntahan sa balkon pagkatapos namin magligpit dito. Sige po, Aling Charing. Mukhang inaantok na nga ang kambal. Ani naman ni Simeon. Kinarga na nito si Trina. Si Austin naman ay kinarga ni Erin. Halos hindi pa nila naibababa sa papag ang kambal ay parehong nakatulog na ang mga ito. Poor kids. Napapailing na wika ni Simeon. If they were mine? Napangiti si Erin. I wonder what daddy you will make, Sim. Well, you seem very patient. I like the way you say my name. Say it again, Erin. Hiling nito na hindi pinansin ang opinyong inilahad niya. Natawa na lamang si Erin. Simeon? No, Sim. Pinagbigyan naman niya ang kahilingan ni Simeon. Tinawag niya ito sa pangalang Sim. At last, hindi na ako maiinis ng mausong cellphone at SIM card. He smiled broadly. I love the sound of my name coming from your lips. It sounds much
much sweeter, I guess. Pilit niyang pinagtakpan ang nadaramang kilite sa kanyang dibdib. Well, your name is a sweet name, I think. Nagkikibik-balikat siya. Erin is beautiful, too. Just like the owner of the name. Bumiti si Erin ng tipid. What was the matter with her heart? Bakit biglang naging eratiko ang tibok ng kanyang puso? Pero dinidismiss niya ang isiping yun. Marami siyang concerns na dapat niyang pagtuunan muna ng pansin kaysa nararamdaman niya. Kapag plansyado na ang lahat, saka na niya hahayaan nakiligin ang kanyang sarili. Pagkababa nila, nang hagdang yari sa kawayan, ay niyaya ni Simeon si Erin sa ilog na ayon dito ay karugtong ng stream na malapit sa farmhouse nito. Masarap daw magpiknik doon at nagpabili ito ng coke, cornic, at chicharot kayoyoy. May maliit na tindahan daw na di kalayuan, nasakop pa rin ng lupain ni Simeon. Isunod mo sa amin sa ilog, ha? Pilin pa nito kay Yoyoy. Opo, kuya. Sabi naman ang pinatilong si Yoyoy. Sako pa rin ba ito ng farm mo, Simeon? Tanong ni Erin nang nakaupo na sila sa katawan na nakatumbang puno ng nyog. Naliliman yon ng mayabong na puno ng mangga. Yup! Pagkatapos ay namayani ang matagal na katahimikan sa pagitan nila. Ito ang bumasag sa kanilang katahimikan. Strange, isn't it? Wika ni Erin. Ang alin? Sagot naman ni Simeon. This, us, is like I've known you forever. Numiti siya. Me too, Simeon. Nais niyang isagot, kulit hindi nagawang isatinig. You know what? Pagkatapos ng lahat ng gulong to, I wish to know you better. But, oh, I almost forgot about your boyfriend. Sinulyapan siya nito. Nakataas ang isang kilay ni Erin. She giggled. The gesture made him look so damn cute. Did I tell you I have a boyfriend? Well, I don't. She was flirting. And oh, she was enjoying it. Masarap pa lang ang paminsan-minsan ay lumandi. Pero bakit naman, kung kailan may kinakaharap siyang matinding ordeal, ay sakaya nakilala ang lalaking ito na masarap landiin. What about the guy I saw you with at Robinson's? Wika ni Simeon habang nakakunot ang noon ito. But there was an amused smile playing on his lips. Bulky? Good looking? Oh! Napahagikik naman siya. You were referring to Gavino, I guess. Isa siya sa dalawang partner ko sa firm. Siya ang B sa ABC Engineering Firm. It stood for Burano. Ang A naman ay si Lawrence Azul. Mga classmates ko sila since high school. Dahil magkakatropa, nagkasundo kami tatlo na sa isang universidad kami kumuha ng kurso at yun na yung civil engineering. Nung makaipon na, ay nagtayo kami ng sarili naming firm. It's 5 years old now. Pretty daring for someone with an angelic face like yours. Looks are deceiving, Sim. She said with a frown. Kung sa bagay, hindi siya na-deceive ng looks ng kanyang bayaw. Sa umpisa pa lang, ay hindi niya na-type ang hilatsa nito. Kundangan na nga lang, at mahal naman daw ito ng ate niya. What about me? Don't you find me alarming? Napatitig siya sa mukha ni Simeon. He wasn't handsome in that conventional way, but he was oozing with sex appeal. Brusko ang dating nito, at kung tumitig ito ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ipinaling niya sa ibang direksyon ang kanyang tingin. Hindi niya kayang tagalan ang matamang titig nito. Tila hinuhubaran siya nito. She was afraid he would read her mind. Isang malutong na halakhak
ang kumawala mula sa bibig nito. Come on, Erin! Suddenly, you're afraid to look at me? Hindi ko nahihingi ng sagot mo sa tanong ko. Claire, the teasing tone once again. Napailing siya. Pagkatapos, ay nangiti na rin. You know what? Kung naging babae ka siguro, masyado kang malandi. Shock na matitipuhan ka ni Gabs. Playboy ang gabino na yun at mahilig sa malandi. Tumawa ito, pero hindi inaalis ang pagkakatitig sa mukha niya. Obviously, he was smitten. She was also used to men's attention. Maliit pa lamang siya, ay sadyang pansinin na ang magandang mukha niya. As people often said, she had a face that could launch a thousand ships. Marami nga ang nagsasabi na dapat ay pag-aartista o pagmamodelo ang karir na pinasok niya. Well, although she was aware of her pretty face, hindi naman siya ganun ka-proud. Her late sister was even prettier than her. Gusturyosa at maluhos sa katawan ng kapatid niya. Kahit itinataguy na siya doon, ay di nito nagawang pabayaan ang kanyang sarili. And perhaps, her vanity was the reason why she had chosen to marry a rich man like Manny. Marami ang nagugulat kapag nalalaman na isa siyang civil engineer. Alangan daw ang isura niya sa naturang field. Sanay na siya sa mga ganong remarks. Hindi na siya napaflatter or natitense sa mga nakukuhang papuri or attention. But obsession was an entirely different story. Marami ang naaakit sa maganda mukha niya. Pero ngayon lang niya naranasan ang maging object of obsession ng isang lalaki. At sabayaw niya pa yun na si Manny. She sighed. Sometimes, beauty can be a curse. Erin, are you alright? May concern sa tinig ni Simeon. Numiti siya. I'm okay. Hindi ko lang maiwasang mag-isip tungkol kay Kuya Manny. I mean, para ko na siyang kapatid. He sighed. I'm just here, Erin. Hanggang magkasama tayo, walang makakagalaw sa'yo. Pero tiyak nakakasuhan niya ako at... I told you not to worry about anything. Bukas na bukas din ay pupuntahan ko dalawang ninong ko. Si Attorney Sigidor at si General Abarrientos. Hihingi tayo ng tulong at protection sa kanila. Saka pa lamang siya muling umiti. Napakaswerte ko talaga at dito ako napadpad, Sim. Bigati ng mga ninong mo. Ampunin mo na lang kaya kami ng mga bata. Biro pa niya kay Simeon. Oo ba? Ikaw pa? Natapos ang kanilang pag-uusap nang dumating si Yoyoy at inanunsyo nito na nakahanda na raw ang kanilang merienda. Nang makarating sa kubo, ay naghihintay na sa kanila si Yaya Magda at ang kanyang mga pamangkin. Oy, kinikilig na ba kayo sa pasakali nila Erin at Simeon sa isa't isa? Ano na nangyari kay Manny? Hinahanap na kaya niya si Erin at ang kambal? Ano pa kaya ang gagawin ni Simeon para tuluyan ang mahulog ang loob ni Erin sa kanya? Ano kaya ang kinalaman ng mga bagong karakter sa buhay ni Simeon? Ito ba po ang ating aabangan sa mga susunod pang episode? Maraming salamat po!